Hello ka-anime, ang kwentong ito ay isang kathang isip lamang, walang kinalaman sa tunay na kwento o original na slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. Check this. College Matches Chapter 30. Dahil sa tirang iyon ni Sakuragi ay nagsihiyawan ng mga manonood. Maya-maya nga ay nagpatuloy na ang laro at nasa panig na ng Sanbida Red Lion ang ball position. Habang idrinidribble ni Katindig ang bola ay isang mahigpit na depensa ang ipinamalas ni Kenzo sa kanya. Dahilan para mahirapan itong itawid ang bola patungo sa kanilang court. Maya-maya ay ipinasa na ni Katindig ang bola kay Manlawi. Pagkasalungan ni Manlawi sa bola ay inatake kaagad dito ang depensa ni Jin, ngunit hindi man lang natinag si Jin. Basang-basa ko na ang galawan mo, wika ni Jin kay Manlawi. Pagkatapos ay tinapik nito ang bola sa mga kamay ni Manlawi at ang bolang natapik ni Jin ay matagumpay na nakuha ni Sawakita. Pagkatapos ay isang mabilis na crossover ang ginawa nito kay Cruz, dahilan para malito si Cruz. Pagkarating nga ni Sawakita sa perimeter ay tumira kaagad ito ng jump shot at pasok ang tirang iyon. Kaya naman back-to-back 2 points para sa Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 4-0. 8 minutes and 35 seconds na lang ang nalalabing oras sa first quarter. May palagay akong dadaanin ng Kanagawa sa bilis ng laro, wika ni Coach Masaki habang pinapanood nito ang nagaganap na laban. At sa pagpapatuloy nga ng laro ay naging mainit ang laban at ipinamalas ng Kanagawa Rising Sun ang kanilang bilis at ang kanilang bagsik sa inside at outside shooting. Kaya naman, maagang natambahan ang team ng Sanbida sa score na 17-18. Under minutes na nang magkaroon ng bahagyang paghabol ang team ng Sanbida Red Lion. At nagawa pa nilang maibaba sa 8 ang kalamangan ng Kanagawa sa score na 30-22. Ngunit hindi pumayag sina Sakuragi, Jin at Sawakita na mapunta sa kalaban ang momentum. Kaya naman muling nagliyab sa 3-point territory si Jin habang sina Sawakita, Sakuragi, Rukawa at Kenzo naman ay uminit sa depensa. Kaya naman muling nakalayo ang Kanagawa bago matapos ang first quarter sa score na 41-30. Namamangha na lang ang mga manonood dahil sa ganda ng laban. Sa pagsisimula ng second quarter ay naging mainit agad ang opensa ng magkabilang kupunan at palitan lang ng score ang nagaganap. Under 6 minutes ng second quarter nang biglang maghalimaw sa ilalim si Sakuragi sa ilalim ng basket at hindi siya magawang pigilan ni Washington. Under 4 minutes and second quarter nang ipahinga si Narukawa at Sakuragi at pinalitan sila ni Ishida at Hiroshi. At sa pagpapatuloy ng laro ay nagpatuloy ang magandang momentum ng Kanagawa Rising Sun. Sa halip na mang-asar ay sinusuportahan pa ni Sakuragi ang magkabilang kupunan. At natapos ang second quarter sa score na 69-60 in favor of Kanagawa Rising Sun. Okay lang na matalo kami dito dahil practice game lang naman ito. At saka gusto ko lang makita kung ano pa ang kulang sa team Sanbida. Wika ni Coach Reyes sa kanyang isipan. Maya-maya ay nagpatuloy na ang laro at sa pagsisimula ng third quarter ay naging maganda na ang laban sapagkat hindi na nagkakalayo ang score ng magkabilang kupunan. Under 7 minutes na ng third quarter,
nang ibalik na si Narukawa at Sakuragi sa laro. Ngunit maya-maya ay bigla na namang nag-init si Sakuragi sa depensa at opensa at hindi na iyon nagawa pang pigilan Washington. Hanggang sa matapos ang laro sa eskor na 83-71. Matapos ang laro ay napagtanto ng coach ng San Beda Red Lion na marami pa siyang kailangan i-improve sa team. At ang players naman ng nasabing kupunan ay hangang-hanga kay Sakuragi dahil sa galing nito sa paglalaro ng basketball. Mama, ano na po ang decision mo? Lalapitan na po ba natin si Hanemichi? Tanong ni Mira kay Hana. Huwag na muna anak. Hindi pa ito ang tamang panahon para lapitan at kausapin si Hanemichi. Medyo wala pa akong lakas ng loob para kausapin si Hanemichi. Tugon naman ni Hana sa kanyang anak. Naiintindihan ko po kayo, mama. Wika naman ni Mira kay Hana. Maraming salamat po, Coach Osaka, sa oras na ibinigay ninyo sa amin para makipag-practice sa amin. Wika ni Coach Reyes kay Coach Osaka. Walang anuman iyon, Coach Reyes. Tugon naman ni Coach Osaka kay Coach Reyes. Congratulations, Sakuragi. Isang karangalan ang makaharap ang number one high school basketball player sa buong mundo. Natutuwang wika ni Washington kay Sakuragi. Napangiti naman si Sakuragi sa sinabi ni Washington. Pagsapit ng alas 3 ng hapon ay nagtungo na ang buong team ng San Beda Red Lion sa hotel na kanilang tinutuluyan. Samantalang sina Sakuragi at ang mga kasama nito ay nagsiuwian na sa kanilang tahanan. At sa nakalipas ng isang araw ay walang ginawa si Sakuragi kundi ang magpahinga ng buong araw. Araw ng Lunes, pagsapit ng alas 4 ng umaga ay bumangon na si Sakuragi sa higahan upang mag-ayos ng kanyang sarili. Matapos makapag-ayos ng sarili ay nagtungo na si Sakuragi sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Matapos makapagtimpla ng tsaa ay nagtungo na si Sakuragi sa sala at naupo sa isang mahabang upuan. Habang umiinom ng tsaa si Sakuragi ay tumunog ang kanyang cellphone. At nang tinignan niya kung sino ang tumatawag ay phone number lang ang nakalagay sa screen. Ang hindi alam ni Sakuragi ay si Mira ang tumatawag sa kanya. Ilang sandali pang ang lumipas ay sinagot na ni Sakuragi ang tawag. Hello Sakuragi, resident speaking. Wika ni Sakuragi sa kanyang kapatid. Hello Sakuragi, kamusta ka na? Tugon naman ni Mira kay Hanemichi. Labis namang nagulat si Sakuragi sapagkat kilala siya nang nasa kabilang linya. Paano mong nalaman ang pangalan ko, miss? Gulat na tanong ni Hanemichi kay Mira. Napangisi naman si Mira pagkatapos ay nagwika ito nang. Malalaman mo rin mamaya ang lahat, Hanemichi, dahil makikita tayo sa school. Dahil sa sinabi ni Mira ay napaisip si Sakuragi kung ano ang ibig sabihin ni Mira. Maya-maya ay magsasalita pa sana si Sakuragi nang biglang putulin na ni Mira ang tawag. Ano kaya ang ibig sabihin ng babaeng iyon? Nagtatakang wika ni Sakuragi sa kanyang sarili. Maya-maya ay naubos na ni Sakuragi ang tsaa. Pagkatapos ay nagpa siya itong mag-jogging dahil maaga pa naman ng mga oras na iyon. Habang nagja-jogging si Sakuragi ay nasa isip pa rin ito ang sinabi ni Mira. At nang matapos ng mag-jogging si Sakuragi ay bumalik na ito sa kanilang bahay. At inihanda na nito ang kanyang sarili para sa pagpasok niya sa university. Pagsapit ng alas 7 ng umaga ay natapos na sina Sakuragi at ang apat na ungas sa paghahanda ng kanilang sarili. At gaya ng dati ay sinundo sila ng kotse ni Narika sa kanilang tahanan. Nang makarating na sina Sakuragi, Rika, Haruko at ang apat na ungas sa Kanagawa University
ay sinalubong kaagad sila ni Dave, sabay sabi nito kay Sakuragi nang. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!